is a lemon to my feet and a light unto my path. Thy word is a lemon to my feet and a light unto my path. Mga kapatid, kung nais ko mang bibigyan ng pamagat ang aking pagbabahagi ngayon, ito ay nakabase sa isang awitin na ito ay naging inspirasyon ko rin pagdating sa pag-ibig. Ang pamagat ng awiting ito, love isn't love till you give it away. Ang pagmamahal daw, hindi isang pagmamahal kung hindi ito mabibigay, mababahagi. Love is a love to give it away. Love is a love till it's free. The love in your heart wasn't put there to stay. Oh, love is a love till you give it away. Totoo naman talaga, hindi man natin masasabi na yan ay totoong pag-ibig kung hindi mo mapapatunayan, hindi mo may sagawa, hindi mo mapapakita. At tatlong punto na nais kong bibigyan ng pagpapahalaga sa awiting ito, na sinasabi ng unang bahagi ng awitin, love in your heart is not something there to stay. Nang pagmamahal daw, kung may pagmamahal ka, hindi pwedeng manatili na lamang sa iyong sarili. At ang pangalawa dito, sinasabi, you might think that love is a treasure. Totoo naman, ang pag-ibig talaga isang treasure natin, isang kayamanan. Ngunit, pag minsan, nagkakaroon tayo ng perspektibo pagdating sa treasure or kayamanan na pagminsan tinataguan natin. Na parabagang pag tinataguan natin yung yaman, hindi natin masasabi na mayaman tayo. Hindi natin masasabi na treasure yun. Dahil sinasabi ng awitin, pag yan ay treasure, that is something to be shared. So pag yan ay treasure, masasabing treasure yan, yaman mo yan, ibabahagi mo yan. At ang pangatlo ditong bahagi ng awitin, sinasabi dito, love cannot survive when it is hidden inside. Totoo naman talaga, pag ang isang bagay tinataguan lang natin, ito ay namamatay. Para bagang walang kahalagahan ang lahat ng bagay pag ito ay tinataguan natin. Ngunit bago ito, titingnan natin ang realidad sa mundo natin. Anong nangyayari sa mundo natin tungkol sa pag-ibig? Dahil nakikita ko, pag minsan ang pag-ibig ay naging materialistic tayo. Pag minsan ang pag-ibig ay nakabase lamang sa emosyon. Pag minsan ang pag-ibig ay nakabase lamang sa physical na anyo ng tao. Ngunit, ang ating ebanghelyo ngayon ay tugon dito na hindi po. Hindi lamang nakabase sa mga material na bagay. Hindi lamang nakabase sa emosyon ang pagmamahal. Hindi lamang nakabase sa physical na anyo ang pagmamahal. Higit pa riyan. At nais kong balik-balikan yung unang bahagi ng realidad sa buhay natin. Dahil pag magpunta tayo sa mga mall o saan-saan man tayo magpunta na may mga bilihin, ang example ng ice cream, palagi nating napapakinggan, lalo sa mga kabataan, I love to eat ice cream. I love that ice cream. So, parang naging pagkain nga ang pagmamahal. Pag ice cream, malamig. Pag sometimes din sa buhay natin, ang pagmamahal, parang nanglalamig din po tayo. Dahil yun nga, nililimit natin na ang pagmamahal ay kagaya lamang ng pagkain ng ice cream. Kung wala na yung ice cream ang dami mo nang nakakaing ice cream o ayaw mo na ng ice cream, wala na yung pagmamahal. Nang lalamig ka na talaga. Pag minsan din, sa mga material na bagay lang din, pag magpunta tayo sa mall,
nakikita natin yung mga sapatos na mga napakaganda, mamahalin, mga damit na mamamahalin, sinasabi natin na, ah, I love these shoes. Mahal na mahal ko tong sapatos na ito. Yes, mabibili mo yung sapatos na yan, mga mamahaling mga damit na yan. Ngunit alalahanin natin na pag suot mo yan, laluluma din. Ang nangyayari, tinatapon o ayaw mo na. So, saan na yung pagmamahal doon? Pwede ba yung pagmamahal na ayaw mo na, itatapon na rin? At yan ang nangyari sa atin, kasanlibutan ngayon. Ang tinuturo sa mundo natin, naging kapitalistik, consumeristic ang ating pagtingin sa pagkipagrelasyon natin, sa pagmamahalan natin sa kapwa. Pagmansan din, naging emosyon din natin. Paano ito naging emosyon? Pag naglalakad tayo, saan-saan tayo, nakakita tayo ng mga artista, yung mga kabataan natin, sumisigaw pagminsan. Nakikita si Piulo or si Alden Richard o si no pa yung mga si Daniel Padilla, sumisigaw. I love you, Daniel. I love you. Tanang sigaw na sigaw. Parang amplifier pa ang pagsigaw. Ngunit, again, yun lang ay emosyon. Pagdating ng panahon, pag yung artistang iyon ay hindi na sumisikat, wala na yung pagmamahal natin. Dahil emosyon lamang. Naalala ko rin yung mag-asawa nga, binibigayan ko ito ng pagkakataon ngayon na idiin yung relasyon sa mag-asawa dahil ito ang palagi natin nakikitang nasisira. Dahil sa mag-asawa, pag unang taon daw ng mag-asawa ay honeymoon period yon. Nung kinasal yung mag-asawa, nandoon yung till death do us part, for better for worse. Ang tanong na nga ng pare, Maria, mahal mo ba itong lalaking itong si Pedro na iibigin mo habang buhay? Ang sabi ni Maria ngayon, yes, Father, yes. At walang condition doon, ha? Hindi yun sinasabi, Father, mahal ko yung si Pedro, Father, kung hindi siya mag-snore pag matulog. Mahal ko si Pedro, Father, kung hindi siya sa tatataba. Mahal ko si Pedro, Father, pag hindi magbago yung kanyang kagwapuhan. Walang condition po doon pag kinakasal. Ibig sabihin, pag walang condition, yung buong-buong pagkatao niya, ang kanyang pisikal, kung ano man yung nasumpungan mo o madiskubre mo sa kanyang hindi maganda, kasama na yan. Ang kanyang ugali, kasama na yan sa pinapakasalan mo. Ang kanyang kabutihan, lahat-lahat ay package yan. Mamahalin mo habang buhay. Hindi yan hanggang emosyon lamang. Hindi lamang yan physical na nagbabago ang kanyang mukha. Ngayon, yung asawa mo, bago kayong kinasal, napakaganda. It-ons na it-ons pa yung katawan. Pagdating ng panahon, hindi na it-ons yung katawan, kundi family size na. Ibig sabihin ba doon, ha? Hindi ko inasahan itong ganitong mangyayari, na wala din yung pagmamahal. Hindi po ganon ang pagmamahal. Till death do us part. Kahit anong mangyayari, hindi lang po sa emosyon. Na pag kayo hindi nagkaintindihan, hindi nagkaunawaan, may mga bagay na pinagdiskusyonan ninyo, sabihin ba, hindi ko inasahan ito na matapang ka pala. Hindi ko inasahan na hindi ka pala magpakumbaba. Hindi po. Hindi po sa emosyon, ha? Hindi na tayo pwede dito. At yun nga, sa buhay ng mag-asawa, pag emosyon lamang, material lamang ang tinitingnan, physical lamang ang tinitingnan, ang unang taon daw ay honeymoon period. Pag honeymoon period, yung buong kataga o yung salitang asawa, buong-buo pa yon. Pagkatapos daw ng honeymoon period, lumalabas na yung mga tinataguan, lumalabas na yung pagbabago sa mukha, unti-unting nagbabago, yung buhok unti-unting nagkakaroon ng puti na yung kulay, yung salitang asawa nawawala na yung letter doon na A. Ang natira na lang, sawa na. Nagsasawa na daw. Ganun na lang palagi ngayon. Ganun na naman. Ikaw na yung mukha mo malaman. Ang nakikita ko, wala na bang pagbabago? Nagsawa na. At pagdating ng panahon,
After 2 years, 3 years, yung sawa na yon, dahil yun na ang nasa isipan, dahil akala natin yung pagmamahal ay nakabase lamang sa emosyon, sa physical, sa material. Ngayon, yung sawa, nawawala na yung S doon, letter S doon. Ang natira na lang, yung awa. At ang dami tayong mga mag-asawa, mga pamilya o magka-relasyon na sinasabi, hindi pa lang ako naawa sa'yo, matagal na kitang iniiwan. Kahit baga sa simbahan natin, napapakinggan din po natin yan. Kung hindi lang ako naawa kay Father, matagal na akong wala dyan. Hindi lang akong naawa sa leader namin, matagal na akong wala dyan. Nagsawa tayo. At pag nagsawa tayo palagi, nawala na yung letter S doon, nandoon yung awa. Pag nawala na naman yung letter A doon, dahil yun nga, akala natin yun lang ang pagmamahal, nakalimit lamang doon, nawala na yung A at wa na. Wa na, wala nang pagmamahal. Wala ka na rin, hindi ka na rin makita sa pamilya mo. Yun baga, hindi ko makakalimutan itong kwento ng isang pamilya dahil nag-anibersaryo sila at yung lalaki naman, bumili siya ng bouquet of flower. Napakamamahali, napakamaganda, napakaganda talaga. Bonggisyos talaga yung bouquet of flower. At binigay niya doon sa kanyang asawa. Yung asawa naman niya, yung natanggap ito, tumitingin siya sa kanyang kapaligiran doon sa mga sulok ng kanilang bahay. At may hinanap-hanap siya. At yung nasumpungan niya, yung hinanap-hanap niya, pinuntahan niya ngayon at binuksan. Yun pala ay basurahan, trash can. At tinapon niya yung napakaganda na bouquet of flowers. At tumutulo yung kanyang mga luha. Nakita siya ng kanyang panganay na anak at nilapitan. Mama, bakit naman mama, tinapon mo yan? Hindi mo ba alam mama, napakaganda yan? Napakamamahalin? Hindi mo ba alam mama na ngayong araw na ito ay inyong araw to ninyo ng anibersaryo? Sabi ng mama, alam ko naman anak, na mamahalin yan. Alam ko naman na napakaganda yung bouquet of flowers na yan. Alam ko naman na anibersaryo namin ngayon ang papa mo. Ngunit anak, tanong ko sa'yo, ito bang klaseng pagmamahal? Ito bang sa bouquet of flowers masusumpungan, makikita yung pagmamahal? Na ang yung papa mo sa atin anak, wala nang oras. Pag uwi sa bahay, natutulog na lang yan, hindi natin makakausap. Pagising sa umaga, wala na yan dito anak. Kahit sa araw ng Linggo, hindi natin makakasama anak. Yun ba yung pagmamahal anak? Akala natin, makikita yung pagmamahal sa napakagandang bouquet of flowers, sa napakamamahalin. Hindi po. Ang totoong pagmamahal ay yung sinasabi ng awitin natin, unang-una. The love in your heart wasn't put there to stay. Oh, love is enough till you give it away. Na hindi pwedeng manatili lang sa atin ang pagmamahal. Ganun din po ang ating Panginoong Diyos. Umpisa-umpisa ng lumang tipan, makikita na natin na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi pang sarili niya. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi para sa kanya lamang. Ginagawa niya tayo dahil out of His love. Naging bunga tayo sa pagmamahal ng Diyos. Nais ng Diyos na ibabahagi niya ang pagmamahal sa pamagitan niya. Yun nga sinasabi ng unang pagbasa na o pangalawang pagbasa natin, ang Diyos ay pagmamahal. Siya mismo ang pagmamahal. At dahil sa pagmamahal na ito, kahit ang tao tumatalikod sa Kanya, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Tayo lang ang nagbabago. Pag may mga hinangaan tayo, tabi-tabi lamang sa pamilya din po, ano? Pag yung isang anak, iniidolo yung papa niya, kanyang mama o kanyang kapatid, hinahangaan niya. Ngunit pag kunting pagkakamali, nawala na yung pagiging paghanga niya, napalitan ng frustration. Hanggang doon na lang ba? Hindi ba pwede na nagkakamali yung kapwa mo, nagkakamali yung mahal mo sa buhay, kagaya ko, nagkakamali din ako, nagkakamali tayo? Hindi ba
pwedeng unawain natin. Huwag natin titingnan yung pagmamahal natin sa isang puwing lamang. Sa isang pagkakamali lamang. Ganun baga din po sa simbahan natin. Nagkakamali yung ating mga naglilingkod. Nagkakamali yung ating kuraparuko o sa akin. Ah, hindi na ako pupunta dyan. Hindi na ako magsisimba. Yung paring iyan, wala na. Ang ating paglilingkod sa simbahan, ang pagmamahal natin sa Diyos ay nakabase na lang sa amin, sa mga pagkakamali ng mga naglilingkod. Ngunit sa Diyos, sa isang Diyos na nagmamahal, isang Diyos na tinitreasure niya ang pagmamahal, binabahagi niya ito kahit doon sa isang kriminal na nakabayubay sa taas ng krus katabi niya. Anong sabi ng Panginoong Diyos na binabahagi niya ngayon ang kanyang pagmamahal? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ganun ang presyo ng Panginoon. Ganun ang presyo ng pagmamahal. Na kahit sino ka man, hindi nagbabago ang aking pagmamahal sa'yo. You might think love is a treasure to keep, a feeling to cherish at home. But love is a treasure for people to share. You give it but let it go. Ganunawa din po sa pamilya, sa mag-asawa. Habang tumatagal, lalong tumitibay. Hindi yung habang tumatagal, naghihina. No? Yung may isang awitin baga na kahit maputi na ang buhok mo, sama-sama pa rin tayo. Ang Panginoong Diyos, hindi niya tinataguan ang kanyang pagmamahal. Ang mga alagad man ay nagtatago. May takot sila. Nakapinid ang mga pintuan yung nakaraang linggo ng ating ebanghelyo. Ngunit dahil hindi tinatago ng Diyos ang kanyang pagmamahal, siya ngayon na naghahanap para ipamalas, ipapakita na hindi pagtatago ang pagmamahal. Kung hindi ito ay binabahagi, peace be with you, mga kapatid. Who's not can survive when it's hidden inside and love was meant to be shared. Love is a love that is free. Pagmamahal, ialay ko sa inyo. At itong ebanghelyo natin, pag-ibigan, mag-ibigan kayo. Ngunit ang pag-ibigan kayo, sinasabi ng ating Panginoong Diyos, gaya ng pagmamahal ko sa inyo, yes, mag-ibigan tayo. Tama yon. Ngunit, may modelo tayo. Dahil sinasamahan ng ating Panginoong Diyos, sinasabi niya, mag-ibigan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ibig sabihin, gayahin natin ang Diyos, hindi gayahin natin yung tao. Gayahin natin ang Diyos. Dahil pag tao ang gayahin natin, pag sarili natin ang gayahin natin, talagang hanggang material lang tayo, hanggang physical lang tayo, hanggang emotional lang tayo, dahil hindi man natin na ibabahagi, hindi natin napapakita, hindi natin tinistreasure yung ating pagmamahal. Hindi man natin, hindi ito nakaugat sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Love is a mountain, give it away. Love is a mountain, it's free. The love in your heart wasn't put there to stay. Oh, love is a mountain, you give it away. Ganun din po nawa sa atin. Yung pagmamahal natin, may sa buhay natin, yung treasure, kung treasure natin yung pagmamahal, mababigay natin ito. Huwag nating tataguan. Dahil yun ang tugon natin sa pagmamahal ng Diyos na unang nagmamahal sa atin. Amen. Stay, oh love, is it love? Tell you